ito yung ilaw. It's a projector. Tapos meron siyang fan sa likod. Kasi ito yung busina. Brand is PAA. Kaya lang parang ano, naging turotot yun. Z-Max mo, tutulong bulakin yung mabibigay libangan sa lahat ng mga tao. Linggo-linggong upload, iba't iba na mga video. Hindi indahin kahit pagod na sa trabaho. Hustle grinding everyday, sakay ng motor. Kuha ng clips nang may ma-play. Kada content ko, I know that I can slay. Mga batang matanda, alin na pa, hey! Subscribe and play. So, cellphone holder, regalo ng aking inaanak nung Pasko. Iyan. Tapos, nagpadagdag tayo ng ilaw at busina. So, ito yung ilaw. It's a projector. Tapos, meron siyang fan sa likod. Kasi ito yung busina. Brand is PAA. Kaya lang parang ano, naging turotot yung tunog niya. So, yan. Nakakabit siya dito. Pareho. So medyo nakayuko siya kung mapapansin nyo. Dapat kasi para hindi makasilaw. So yan. PAA. Kabilaan din. So dito sa bracket nila ikinabit. Alright. Tapos yung wiring niya talaga medyo tago. Ito yung switch niya. So dito ikinabit. Nilagyan niya ng parang metal bracket dito. Yan. Yan, ito. Yan. Ito yung bracket. Pinipit niya sa may side mirror. Parang ano, easy access, di ba? Mas madaling abutin. Kasi dati, doon sa 650 dito nakakabit. So, kailangan ko pang abutin ganun. Medyo mahirap, no? Tapos mapapansin kayo, parang may kulang. Hanapin niyo ang kulang. Kung sino makakasagot kung anong kulang. Sige, bigyan natin ng ano, 300 pesos na load. Yeah. So, yun yung first edition upgrades na nilagay natin. Pero, ito, bala kong lagyan ng malaking foam para, ano, malambot. Hindi ko lang sure kung magkakaroon ng problema kasi pag nilagyan ko ng foam medyo malaki. Parang baka mahirapan ba akong abutin to. Ay, ito pala yan. Huwag pala kita. Ulitin natin. So pag nilagyan ko to ng medyo kakapal ng konti yung foam dito para malambot talaga. Hindi ko alam kung maaabot ko siya. Pero abot naman siguro. May space pa naman sa kamay ko. Yan. So yun lang. Yun yung switch. Yan, ito din yung switch na gamit natin doon sa C650. So, bali kininis lang niya dito para hindi makahiwa or makagasgas. Yan, dito. Kininis niya. Parang ano to eh, L-bracket yan eh. So, siya na rin yung nag-cut, nagkabit. Tapos yung wiring talaga. Yung wiring ng mga ilaw, actually dito talaga pinadaan na yan. Mamansin niya ito. May additional siya. Yan. Talaga nakapasok siya dito. Ito. Ito. Para as much as possible tago. Tapos may insulator siya. Direkta na rito. Yan. So, testingin natin yung ilaw, no? Okay, naka-on na siya. So, by the way, pinahiwalay ko talaga totally separated yung switch ng mga ilaw. So ito ay low, ito yung high beam. Yung ilaw na yon, ang low beam ay ito. Yung ilaw na yan, ang low beam ay white, ang high beam ay yellow. So try natin low beam. White. Ayan siya. Ayan, nakailaw na siya. Tapos, press naman natin yung high beam.
pwede ko na siyang i-press kaagad kahit naka-on pa yung ano, low beam. So pindutin natin. Yan, high beam na siya. Yellow. Yan. So mamaya pag dilim, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa dilim. Antayin lang natin gumabi. So ganun, pag pinindot ko to, naka-high beam pa rin siya. As you can see, high beam pa rin. Pa rin siya namamatay. Kailangan ko pa siyang i-press. Ayan. Ayan, kita nyo. Tingnan nyo yung ilaw na to. Ayan, ayan, doon. So, this is low beam, on and off. High beam, on and off. Hindi ko na pinakabit dito sa mismong ilaw natin na pag high beam din yon. Tapos yung flash, hindi ko na rin pinakabit. So, separate na linya ng kuryente para hindi ma-void yung warranty. Yan, low, high. So, kita ba dyan? Ayan, kita naman. So, nakatagilid kasi sakyan natin. Yan, so, yan siya. Low, high. Yun lang. So, pag dilim, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ilaw na yan. Sila nakakasilaw siya. So, question again. Iikutan ko yung motor. May mapapansin kayo na missing. Ha? May missing. Layo muna. May paparating na motor. Yan. Sumahan na rin natin ang rev check. Kasi hindi ko pa nare-rev to sa inyo, di ba? Okay, so pansin niyo kung ano yung missing. Hello, hello. Shout out, Elo. Shout out, Marvic. May dala silang pagkain. Charot. Wala pa. Ito din sa girlfriend ka. Ha? Wala kang girlfriend. Hindi, wala ka naman nun eh. Yan. So ito. Hanapin niyo kung ano yung nawawala. Sino makakasagot kung ano yung nawawala, mananalo ng 300 pesos. Pero hindi ka pwedeng sumali. Kasi sasabihin ko kung ano yung kulang. Sa inyo. Yan. So may kulang dito mga bossing ha. Yan. Clue. Dati siyang illuminated na white. Actually napundi siya. So papalitan natin ng green. Ano yung kulang at ano ang nawawala. Alright, I'll see you later pagdating ng dilim para may pakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag itong ilaw na to. Actually, wala siyang brand. So, hindi ko masabi sa inyo kung anong brand. Pero parang pirated siya ng Atom Mini. Yung Atom Mini ko kasi nasa bahay pa. Akala ko yung mas mahaba ang ano, available. So, hindi pala. And yung busina. Parinig ko muna sa inyo yung busina. And sample rev. Okay. So, busina natin parang turotot. Ganun siya kalakas. Sa right. Sa left. Yun. And then, sample rev. Mainit pa naman siya. Sa malayo. Sir Marvic, pareb naman. Ayan, si Sir Marvic. Sige pa. Yon. Thank you, Sir Marvic. Shout out ka muna. Shout out sa mga wala. MK. MK. Sa Mighty Canorians. Saka dun sa ano? Saan? Sa mga tawag. Hi, Kuya Gino. Hello, Kuya. Ano yung dala mo? Pagkain din? Bigas po. Ah, bigas. Yan. Kasi dito kami magkakainan sa kubo.
So yun mga bossing, yan busina at ilaw natin. Sakit sa tenga, no? Parang turotot. Yan. So mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag yung low and high beam. Ulitin ko, alin ang nawawala? Ayan, kitang-kita na. Ano ang nawawala? Alright. I'll see you later. So yun, gabi na nga. As promised, eto na yung pinangako ko sa inyong ilaw. Eto yung low. At eto yung high. Low. Hinay ko pa yung ilaw ko din. Ayan. So medyo malapad yung kuha niya. So pagpapatayin ko yung ilaw. So ito yung low ng pagkamotor lang. Ito yung high pagkamotor lang. Dagdagan ko ng low ng kasama yung ating auxiliary light. And then ito yung high ng ating auxiliary light. So low. Iha-high din natin yung ating motor mismo. Yan na po, naka-high na, apat na. Tapos iha-high din natin ang ating auxiliary light. Yan. Yan. Ganun po yung ilaw. So kung makikita nyo, ang distansya ko sa kanya, malayo. And hanggang dito, ang liwanag, no? Yan. So hanggang doon, no? Nakita nyo ba yung bahay doon? Zoom in ko. You know, ang layo na nun, kabilang bahaya na yun. Hindi kita. So, yun nga, pipicturean ko para makita nyo yung bahay na yun. Ito po yung picture. Yung motor ay mga nasa 20. Ay, hindi man 20. Mga 30 feet away from me. Tapos ang buga ng ilaw niya malayo pa rin. And makita nyo naman yung bahay na yun, oh. Ang layo-layo. Hindi lang makita kasi sa video, pero yun, oh, may aninaw na yun, oh. Dilaw. Ayun, kasi ba yung daliri ko. Ayun, yun. Kita hanggang doon yung ilaw. So maliwanag na maliwanag, no? So kita nyo naman ang liwanag nung bright niya. Naka-bright din yung ano, si Kawasaki. Hindi lang yung auxiliary light. So yun mga bossing, so yun yung normal na ilaw, low and high beam ni Kawasaki, and also nung nilow beam na natin yung auxiliary light and high beam. So ilalagay po natin sa description kung saan po tayo nagpa lagay ng ilaw, pati po ng ating busina tunog turotot. Yung nabili po natin na PR, medyo tunog-turotot. Pero kasi doon sa X-Max natin, tsaka doon sa N-Max, ang ganda ng tunog niya, eh. So, yun. Lalagay ko po sa description kung saan ako nagpa-wiring and saan po yung location, para punta na lang po kayo and let them know na sabihin nyo lang po, napanood nyo po kay Z-Max Moto YouTube video yung pagpagawa niya, and alam na po niya yun. Alright? Okay po. So, muli, maraming salamat sa inyong panonood, at sana po huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, click the bell, and like and share our videos. Malapit na po tayo mag 4K watch hours, and yung pong ating mga giveaways tuloy na tuloy pa rin po. Alright? Salamat po and God bless.